Bumabagyo na naman dito sa amin. At eto na naman ang kinakatakutan ko. Yung sobrang sarap sana ng tulog ko dahil malamig. Bigla na lang ako nagising nang wala sa oras. Akala ko nung una laway ko lang to. Yun pala, ipinasok na naman ng tubig kanal itong kwarto ko. Halos matagal na kayong pintura at kumapit dito sa pom ko dahil sa basa. Eto nga pala yung matagal ko ng problema. Matagal ko na gusto ipaayos to kung paano gagawin. Ang kaso lang walang may alam. At eto nga nadagdagan na naman. May nakita kasi ako tumutulog dito sa pader ko. Kaya tinignan ko mula hanggang taas. Akala ko ngayon naman bubong naman ang problema. Pero hindi eh, parang tumatagos yung tubig sa pader at pumapasok. 4:30 pala to na umaga, napaligpit tuloy ako nang wala sa oras. Basang-basa na rin kasi yung mga pom na hinihigaan namin. Dahil nga sa tubig na pumapasok sa pader at sa head. Kaya kahit sobrang lakas na ulan, lumabas na ako para i-check yung likod ng bahay ko. At medyo nagulat nga ako sa nakita ko eh. Noong una kasi hindi pa ito ganito. Pero dahil nga sa mga ulan-ulan, karoon ng mga lupa-lupa at bato-bato. At natakloba na nga yung PVC na nakakonekta sa kusina at banyo ko. Mukhang kailangan ko na siguro itong ipahukay. At ayun naman yung aircon ko na nababasa yung likod. Hindi ko nga sure kung okay lang ba yun o hindi. At ayun naman yung tubig na pumapasok sa sahig ko. Halos kanal na ini. Kasi nga diyan nagdadaanan yung mga ipis at daga. Halos ini-imagine ko nga kung makakakita na ako na marunong maggawa. Para niya kaya gagawin to at para siyang makakapasok. Kasi nga sinukat ko kung gano'n ba kaluwag ang pasokan dito. Halos isang dangkal at kalahati lang na kamay ko ang kaya makapasok dito. E paano pa kami mga bitbit kang gamit? Paano na yun? Ako nga napayat na, serbukan ko pumasok dyan at sobrang sikit. Paano pa kaya yung mga magagawal at sobrang laki ang katawan? Paano sila makakapasok dyan? At eto nga, balik na naman ako sa dating gawin. Kapag talaga biglaan umuulan ng sobrang lakas, sinisilip ko itong likod ng aircon ko. Nakikita ko kasi natutuluan siya ng tubig doon sa likod. Dahil wala kasi akong alam sa aircon at hindi ako sigurado kung okay lang babasa yung likod niya o hindi. Kaya para makasigurado ko, itinatanggal ko na lang ulit ng aircon kahit sobrang bigat. Kasi masira pa, itinatanggal ko na. Pero pag ambun-ambun lang naman, hindi siya nababasa dahil mahina lang. Hindi ko rin kasi alam kung paano ba siya lalagyan ng bubong sa likod o pangtaklo. Kasi nga walang magkakasya o wala rin naman maggagawa. Naghahanap nga rin ako na maglalagay ng bubong dito eh wala rin naman ako makita. Kaya hanggang ngayon, tenga mga pagawain. Ngayon sisilipin ko naman kung saan nagagaling yung tubotulo sa pader ko. Kasi hindi naman siya galing sa bubong dahil wala namang butas ang bubong ko. Ngayon susundan natin tong tulo. Yung tubig na lumalabas mula diyan. Tingin ko eh dito pala nanggagaling. Galing siya sa ampes ng ulan na dumidikit sa pader ko. Pero hindi ko lubos akalain na papasok pala yung tubig sa pader. Pwede pala yun. At ito naman tubig na galing sa sahig na medyo mabaho. Ay syempre obvious galing na mismo to sa kanal. Kanal na nga ang tawag ko dito dahil medyo mabaho. Dito na rin kasi lumalabas ang galing kusina nitong kapitbahay ko. Dito na rin kasi tumitira ang mga ipis at mga daga. At hindi lang basta mga daga kasi laki ng mga pusang daga. Sinilip ko na rin pala yung pinakataas. Kung paano nababasa yung aircon ko. Nakita ko kasi yung bubong na medyo tagilid na. Ang bawat tulo o patak sa amin dumidikit. Yung bubong kasi naman ay padiretso kaya hindi sila nadidikitan. Pero hindi ko sure kung pinapasok kung di ba sila ng tubig o hindi. Sa pesto na to, hindi na siguro kayang pumasok ng tao. Kasi halos isang dangkal na lang yung luwag. Wala na akong maiisip kung paano magkakasya isang tao sa isang dangkal na luwag na pwesto. Di bale na lang siguro kasi sarado itong pader ko dito sa lubayo. Ganito pala itsura sa kwarto ko kapag walang aircon. Ano kaya pwede ko muna yung pantaklob dyan para hindi ako pasukan ng daga? Kawawa naman kasi itong aircon ko kung ibabalik ko. Sinilip ko natin pala yung banyo at medyo kinabahan ako sa nakita ko. Nakakita kasi ako ng tulo-tulo. Akala ko nung ula galing sa bubong. Buti hindi naman. Ampes-ampes lang pala to galing sa bintana. At ayun nga, pagkita ko kaya kami naampesan. Ay dahil nga doon sa bubong na kapag tinatamaan ng tubig, isa amin dumadaretso. Diba may libre ligo na ako, char. Guys, grabe, wala kang butas ang bubong ko. Pero pumapasok naman yung tubig sa pader ko. Kung sa bubong sana madali pang ayusin kasi tatapalan lang. Pero itong pader hindi ko na alam. FYI lang, naghaharap po ako ng magagawa kaso wala talaga may kaya. Siguro nga ang choice ko na lang iwas sa akin tong pader at ito ayusin sa mula. Siguro nga ang choice ko na lang iwas sa akin tong pader at ito ayusin sa mula sa loob. Guys, ka-stress o siya. Ngayon, yan lang muna. Thanks for watching. Bye-bye. Yeah!